Kilala ang Pakistan bilang isang bansang puno ng karahasan at mga terorista. There's one place once described as the world's most dangerous country, Pakistan. Pero nung bumisita sa bansa ang vlogger na si Drubinsky, sinabi niyang walang katotohanan ang mga ito. Ayon sa kanya, ang mga tao doon ay maalaga, palakaibigan, at mabuti ang pakikitungo lalo na sa panauhing turista. Sa sobrang hospitable nga daw ng mga tao doon, ay hindi siya pinagbayad sa kahit anong gusto niyang bilhin. Get some water. Thirsty. Thank you. How much? Leave it, man. You'll get to... Oh, it's okay. I can pay you. Thank you so much. At binigyan pa siya ng mga regalo dahil lang pumunta siya ng Pakistan. Bukod kay Drew, may ibang vloggers din na naka-experience na hindi pinagbayad nung bumisita sila sa bansa. So, totoo ba talaga na libre ang lahat sa Pakistan at hindi pinapabayad ang mga turista? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang bansang Pakistan ay matatagpuan sa South Asia. Isa ito sa mga pinakamataong bansa sa buong mundo na may populasyon na mahigit 231 million as of this writing. Kabilang din ang Pakistan sa listahan ng pinakadelikadong bansa sa buong mundo dahil nagkalat ang balitang puno ng karahasan at terorista ang bansa. Pero alam mo ba, maraming vlogger na bumisita ng Pakistan ang sinasabing kabaligtaran daw ang na-experience nila sa bansa. Sa katunayan, sobrang hospitable o napakabuti daw sa panauhin ng mga taga-Pakistan. Doesn't seem to be interested by my money. This is my money. You sure? Karamihan daw ng mga nagtitinda doon ay hindi tumatanggap ng bayad dahil sa Pakistan, kaugalian nila na ituring ang mga turista bilang bisitang kailangang pahalagahan. At isang paraan nito ay ang pagbibigay ng mga libreng produkto o serbisyo. Ayon sa mga nakaranas ng ganitong klaseng hospitality, ang ganitong kaugalian ay dahil sa kanilang relihiyong Islam. Naniniwala kasi sila na anumang bagay o serbisyo na iyong ibinabahagi sa ngalan ni Allah ay masusuklian ng higit pa. Hindi sila pinagbabayad dahil ang turing ay hindi turista kundi bisita. Sa siyudad ng Peshawar, mas laganap na isinasabuhay ang kaugaliang paglilibre sa mga turista. Kaya ang Peshawar ay kinikilalang Land of Hospitality. Sa Peshawar, karamihang naninirahan ang mga Pathan. Ang mga Pathan o Pashtuns ay pangalawa sa pinakamalaking etnikong grupo sa Pakistan. Ang tradisyong ito ng hospitality ng mga Pathan ay tinatawag na Melmascha. At ang pagiging hospitable nila ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng libre. Kapag bisita ka, obligasyon din nilang protektahan ka. Isa pang ang aspeto ng kanilang kultura ay tinatawag na nanawatay. Ibig sabihin ito na kapag may taong nakagawa sa iyo ng masama pero humingi ng tawad at humiling na papasukin mo sa iyong tahanan, obligasyon mong papasukin at protektahan sila. Pero ang tanong, totoo ba talagang lahat ng gusto mong bilhin sa Pakistan ay libre basta turista ka? Bago tayo magpatuloy, kung mabibigyan ng pagkakataon, naisin mo rin bang bisitahin ang bansang Pakistan? Paki-comment po ng yes or no. Maraming mga turista ang nagbahagi ng kanilang karanasang nagpapatunay sa pagiging hospitable ng mga taga-Pakistan. Isa rito ang Amerikanong travel vlogger na si Drubinsky. Nagwithdraw pa siya ng 28,000 rupees o humigit kumulang 20,000 pesos bilang budget sa paglilibot sa Peshawar. Pero makalipas ang 8 araw, halos hindi ito nabawasan. Dahil saan man siya magpunta, halos lahat ay libre gaya ng ice cream, tinapay, sandwich at mineral water. At ayon sa karanasan ni Drew at ng kanyang kasintahang si Diana, maging ang mga mamahaling bagay ay libre. Nang bumili nga si Diana ng 9 na salt lamps, hindi ito pinabayaran sa kanya. At marami pang natanggap na regalo si Drew, gaya na lamang ng traditional na sapatos ng Pakistan. Si Luke Damant naman ay nais bumili ng kanyang paboritong cheese paratha nang may isang lokal ang namukaan siya bilang sikat na vlogger. Nang malaman itong naghahanap siya ng cheese paratha, ay inalok pa siyang ililibre na lamang. Nang bumili naman siya ng club sandwich sa isang restaurant, ayaw din siyang pagbayarin. Iniwan niya na lamang ang pera, pero sa huli ay sinuklian pa rin siya ng sobra.
I want to pay. No money. Ang travel vlogger naman na si Davut Akunzada ay bumili ng isang buong manok sa isang street vendor at inihain ito sa kanya na may kasamang lutong bahay na ulam. At nang babayaran niya na ito ay mariin ang pagtanggi ng tindero. Brother, this take it please no. From me. Si Carl Rock naman ay ayaw ding pagbayarin sa kanyang binili. Ang paliwanag ng kanyang mga kaibigan, siya raw ay itinuturing na meman o bisita at bahagi ng path and value ang hindi pagtanggap ng bayad mula sa mga bisita. Pero alam mo ba, ang totoo, hindi naman talaga lahat libre sa Pakistan. Meron din namang mga nagpapabayad gaya ng mga naglilinis ng sapatos, pero laging may ekstrang serbisyo o kaya naman ay kalahati lang ang pinapabayaran o may discount. How much? 100 rupees. What's the real price? The price is 250. 250, okay. Talaga namang kamangha-mangha ang uri ng hospitality sa kulturang Pathan. Isang kaugalian na talagang ipagmamalaki sa buong mundo. Kaya naman nakakalungkot rin na may mabalitaang may mga scammer din pala sa Pakistan. Kaibigang vlogger sa si Luke Damant at Dale Philip ay kapwa nakaranas ng masamang pagtrato mula sa mga scammers ng Pakistan. He's trying to scam me. I only ask for horse license. At least 5,000. I'm not giving you 5,000. No, danger. Don't try to attack me with your horse. Sa magkahiwalay na pagkakataon, pareho silang muntik ng maloko ng mga nagpapaarkila ng kabayo sa Sea View Beach. Kino rupiah? 200 doso. 3, 2, 1. All right, here we go. He said 200 doso, and now he's trying to charge 3,000. Ang naging tila modus operandi ng mga scammers ay sasabihin na 200 rupees lamang ang renta sa kabayo. Pero kapag magbabayad ka na, sasabihan nilang 200 rupee per ride. At ang katumbas ng pagsakay mo ay 25 rides. Kaya ang singil nila ay 5,000 rupees na. 5,000? Crazy! You say 200? At kapag hindi ka nagbayad, ay hahabulin at ihaharas ka. Mabuti na lamang at pareho rin silang tinulungan ng mga lokal na kanilang nilapitan. Ang isa pa nga dito ay nagdagdag ng bayad sa nais lumoko kay Luke. Sa huli, kahit nabahala si Luke sa masamang pagtrato ng mga scammers, mariin niya ring pinapaalala sa kanyang manonood na isolated case lamang ito dahil base sa kanyang karanasan, higit na marami ang mababait na taga-Pakistan. Mas marami ang mababait na itinuturing sila hindi bilang turistang aabusuhin, kundi bisitang aarugain. This is your Ate Mok from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!